Hello guys, welcome back. So meron tayong panibagong TWS earbuds dito na Aukey EP-M1. Mas kilala rin ito bilang Move Mini. At ito yung kanyang box, almost black and white lang talaga ang itsura niya at ang tanging na ibang kulay lang ay itong QR code dito sa right side. Makikita natin dito sa lower left na binanggit niya rito itong powerful bass. Marahil na rin yan dahil sa laki ng speaker diameter na ginamit dito na 10mm. At syempre dahil malaki yung diameter ng driver nito, in-expect natin na maganda yung sound quality niya. At yan yung titignan natin mamaya. Sa right side ng box na ito, makikita natin yung kanyang main key features. Meron itong waterproof rating na IPX4, uli yung kanyang speaker driver na 10mm, at meron siyang playtime na 30 hours. At ang earbuds ay tumitimbang lang ng 3.5 grams at meron din itong voice assistance. Sa likod ng box na ito, nakita lang din natin na pareha siya katulad nung nakaprint sa kabilang side at meron din product description dito na nakasulat sa iba't ibang language. At dito sa bandang baba, nakasulat lang din dito kung anong nilalaman itong box. Okay, i-unbox na natin itong earbuds na ito at nakikita nyo, selyado. At yan na siya. Ito na lahat ng nilalaman ng box na ito. So meron tayo dito ang user's manual, multi-language na rin siya. At meron tayong dalawang spare ear tips, isang small at saka large. At ang charging cable na halos 8 inches lang ang haba. Kung i-connect mo to sa device mo, no, sa cellphone, napakadali niyang tandaan dahil kompleto yung kanyang Bluetooth ID. Aukey Move Mini. At ang isa pa sa kagandahan dito, napakagaan. Meron lang itong 35 grams. Napakasimple lang ng design ng earbuds na ito. Narito sa pinakaharap yung branding niya. At wala naman na kahit na anong mark dito sa earbuds. Plastic pa rin ang primary material nito, pati itong charging case. Ang rubber lang ay itong ear tips. Matte finish at hindi fingerprint magnet. Kung medyo nalilito ka kung alin ang kaliwa o pang kanan, tingnan mo lang sa loob nito dahil may marking dito na L at R. Meron lang konting glossy part dito sa ibabaw. May mapapansin ka rin na maliit na butas dito sa kanan ng charging port. At meron itong LED light na nag-glow habang nag-charge. Maganda rin ang kapit ng magnet at hindi basta-basta bumubukas. Napakasimple lang ng operation nito. Para sa volume, long press lang or press and hold. Left para sa volume down, right naman para sa volume up. At kung gusto mo naman mag-search ng panibagong track sa inyong media files or even sa YouTube, double tap sa left para sa previous at double tap din sa right para sa next. At para naman sa hands-free function, tap mo lang, masasagot mo na yung tawag. Long press naman para sa hang up. At kung may tumatawag sa'yo at gusto mong i-decline yung call, just press and hold. At kung gusto mo naman i-activate yung voice assistant, triple tap lang, it's either left or right. In comparison, pagdating sa music, mas maganda ang tunog nitong Aukey Move Mini compared dito sa favorite ko na i38S na gawa ng Noonsner. Sa ganda ng sound quality nito, gaganahan ka mag-workout. Kahit napawisan ka, ayos lang dahil may IPX4 waterproof rating nito. At 10% battery charge, mag-auto power off na to. And using this charging case for 5 minutes, makakapag-play ka ng music at maximum volume for 15 minutes. 10 meters ang working distance nito sa open space. Pero kung halimbawang palakad-lakad ka sa loob ng bahay or office at papasok ka sa isang room, sa 10 inches na concrete wall, okay pa rin ang connection. Or kahit dalawang gypsum wall, okay pa rin siya. Isa pa sa maganda sa device na ito is meron itong 5 minutes auto power off kapag walang devices na nakakonek. Meron tayong 500 mAh na battery dito sa Move Mini natin, pero hindi naka-indicate kung ilan ang capacity ng charging case at ang earbuds. At sa 500 mAh na battery na yan, umaabot yan ng 30 hours playtime. Nag-glow ang green LED lights nito kapag naka-charge at mag-i-steady ito kapag full charge na. Ang masasabi ko lang dito, no, kung pang music lang din ang hanap mo, overall okay din naman itong EP-M1 Move Mini. Okay na okay ito for travel, lalo doon sa total playtime niya na 30 hours. Isa sa hindi ko nagustuhan dito na kapag tina-charge mo ito dito sa kanyang charging case is wala man lang tayong light indicator kung nag-charge ba siya or full charge na. Kung pang gaming naman, well I'm sorry, hindi ko marirecommend ito. Tulad ko, libangan ko ang paglalaro ng ML, mataas ang latency. Kaya kung kailangan ng kasama mo for reinforcement, malalate ka sa pagresponde. Sa Roblox, ganun din. Delay din ang audio. Pero kung hindi ka naman maselan, pwede na pagtiyagaan pang gaming. Sa Dubai nga pala ito binili at ang presyo nito dito sa Pinas ay nasa 1,799 pesos. Ilalagay ko na lang ang link dyan sa baba kung saan nyo ito pwede mabili. Hanggang dito na lang guys, like and subscribe and see you again next time.